Hello mga kamarkada! Isang araw na naman ang ating mamarkahan, kaya naman let's mark this day as... Raid My Closet! Kaya naman, welcome to Mark Mabasa's Vlog! Ayun mga kabarkada, kakagising ko lang. Halata naman, no? Siyempre, naisipan ko, kahit na nasa bahay lang ako, gusto ko mag-vlog. So, i-tour kayo dito sa closet ko. Maliit lang yung closet ko. Actually, personalized lang siya. Hindi siya supposed to be walk-in closet. Pero ginawa ko siyang walk-in closet. Kasi pangarap ko yun. Pangarap ko magkaroon ng walk-in closet. So, ito. Pinagawa ko to. Kahoy lang siya. Tapos, dito dati nakasabit yung mga damit ko. Tapos, hanggang sa hindi nakasya, sobrang dami kong gamit. Bumili na ako ng panibagong sabitan ng damit ko. Baka para medyo ma-maximize ko din yung space itong closet. At bumili rin ako nito. Ito, nabili ko lang to sa surplus shop eh. Ito, yan. Itong ganito, binubuo lang siya. So, itutur ko kayo dito ngayon sa closet ko. Una ko papakita sa inyo is yung mga jacket ko. At yung mga damit ko. Ito, yung mga pang shoes ko. Kasi may mga story yan. At saka, ikukwento ko sa inyo kung saan ko siya nabili. Like this one, ito yung palagi niyo nakikita. Lagi niyo 'to nakikita sa ano, sa poster na ginagamit sa mga shows ko. Kasi yun pa lang yung pinaka last ko yata na photoshoot na gawa para pang posters, ganyan pang shows. So ito 'yon, ito yung jacket na 'yan. Yan. Actually, naging favorite ko 'tong jacket na 'to kasi ang ganda ng color, unique, tapos nabili ko siya sa San Francisco, sa US, isang mall sa San Francisco. Ayun, ang brand niya, guess. Tapos, syempre, isunod natin tong... Gusto niyo ba luma? Punta tayo doon sa luma. Actually, nagpapalit ako ng mga gamit lagi. Kunyari, pagka medyo sawa na ako dito, binibenta ko siya ng mas mura. Like, last year, parang mga lockdown kasi, di ba? So, 2020 ata yun. So, wala akong magawa. Since lockdown, ginawa ko, inipon ko lahat ng gamit ko na hindi ko ginagamit. Sobrang dami. Tapos, binenta ko siya. Ni-live selling ko siya. Alam niyo kung magkano ako mga kamarkada? Naka 30,000 ako. Sa mga lumang damit ko. At least, di ba, kesa naman itambak mo lang, naging pera pa siya, di ba? Punta tayo sa pinakaluma. Eto, tara! Sobrang favorite ko to. Naging fan ako, naging super fan ako ng Phineas and Ferb. There's 104 days of summer vacation! Kasi sino dito yung mga nakakaalala pa ng Phineas and Ferb? So, sobrang ganda kasi nitong cartoons na to. So, naging favorite ko siya. Hanggang sa nag-US ako, hinanap ko talaga to. Ito talaga yung hinanap ko. I used to be a fan of Mickey Mouse din. Pero, syempre, ang dami naman makikita ng Mickey Mouse, di ba? Pero ito, hinanap ko pa to. Kahit sa Disneyland, di ko to nakita eh. Nag-Disneyland ako sa LA, pero wala naman. Di ko siya nakita. Nakita ko to sa San Francisco, sa downtown. Merong isang Disney store doon. Binili ko agad. At guess what, mga kabarkada? Pang 12 years old siya. Yung yung pang bata. Asa na ba yun? Ayan o. So, XL siya. Pero pang bata to. Pero kasha naman. Hanggang ngayon, actually, kasha pa siya sa akin. Sa sobrang gusto ko siya. Kaya pala wala akong makita dun sa Disneyland, dun sa sa Anaheim. Kasi, pang bata lang meron. So, ayan. Kasha pa rin naman siya. Nasasara pa din. Hindi lang maganda tignan kasi meron akong panloob. Pero pag wala akong panloob, kunyari t-shirt lang yung nasa loob, pwede naman na siya. Cute pa din, di ba? So, ang ginagawa ko, since bitin siya dito, bitin siya. Kasi nga, pambata. Tsaka sa leeg, iba yung sukat niya. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko siya, tinataas ko siya. Oh, no! maipilit, alam niyo yun. sobrang favorite ko talaga eh. Actually, mamaya, pag nakita ko yung isang jacket talaga na sobrang luma, yun yung nagsastart pa lang ako kumanta. It's nakakatawa kasi hindi ko alam kung meron pa nung brand na yun hanggang ngayon. Teka, hanapin natin ha. Ito yung mga lagi kong sinusuot, diba? Yan. Tapos nandito, yung mga hindi ko masyadong sinusuot sa baba. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Ayan, nandyan. Tingnan natin, hanapin natin ha. Ayun! So, ito. Ito ang kamarkada. Hindi talaga ito yung totoong itsura niya na. So, inano ko na lang to. Ako lang gumawa nito. Binlaid ko lang siya. Usually, ang itsura nito dati, plain lang siya. Tapos meron siyang parang belt dito na leather sa may liig. Tinanggal ko na kasi pumutok na. Yung nag-worn out na siya. Pero buti na lang tong leather nito sa likod. Medyo okay pa siya.
Ayan. Ito yun. Ito yung pinakaunang-una kong jacket nung nagsisimula pa lang ako mag-perform. Wow! Tapos, napili ko to. Ewan ko kung may nakakaalam pa nitong brand na to. Ayan. Folded and Hung. Wala pang H&M sa Pilipinas nung time na yun. That was way back 2006. Tapos, meron kaming show na kailangan ko, syempre, Wolverine ata. Kailangan ko mag-Wolverine nung time na yun. So, ito lang yung naisip ko na isuot. Syempre, wala pa tayong masyadong budget noon. Kaya, Folded and Hung lang. At saka, hindi mo masyadong makokopya ng todo-todo yung Wolverine that time. Kaya, ito yung ginawa ko. Kaya siya may ganyan. Para kunyari, kinalmot ko siya. Talaga. Mema. Tapos, ayun, ito pa. So, bukod doon, ito yung favorite ko. Favorite kong pang show to. Kasi, kahit anong okasyon, pwede siya. Ito, tada! Yung beaver jacket ko. Ayan. Sa lahat ng shows ko halos, ano, suot ko to. Pagka yung tinatamad ako mag-isip ng isusuot ko, eto na agad. Alam niyo kung bakit. Kasi pag sinuot ko to, feeling ko bagay agad sa akin. So, ayun, feeling ko nakakapogi siya agad. Yung di na ako mag-iisip kung maganda ba itong susuotin ko. Kaya sa mga nakakapanood po ng shows ko, kung inaisip niyo po na palagi ko itong sinusuot, eh pasensya na po. Ito po yung parang jacket ko na ano, na generic. Ayan. Kasi tignan niyo naman, ang ganda ng sukat niya, di ba? Ano lang siya, cool lang. Ayan o, butas na nga o. Oh no! Pero sinasabi ko naman, hindi naman siya halata. Sige na, hayaan na natin. Pero butas na siya. Ganyan ako, hindi ako masyadong maano, hindi nga ako masyadong paplansa ng damit eh. Kasi hindi ako masyadong maarte sa damit. Though, gusto ko madami akong damit, mahilig ako sa damit. At the same time, hindi naman ako ganun kaarte dun sa kunyari, sa linis o kaya sa plancha. Minsan alam nyo yung jacket, mga apat na suot bago ko laban. Oh, ito no! Yung favorite ko na terno na coat. Sad to say, wala nang ganitong brand dito sa Pilipinas. Since nag-pandemic, nagsara na sila, which is yung Topman. Super favorite ko to. Favorite ko tong coat ko na to. Regalo to ni MC sa akin, ni MC Bua. Kasi, magdedebut yung sister ko that time. Tapos sabi niya, may susuot ka na ba? Sabi niya, regaluan kita. Sabi ko, wag na. Sabi niya, hindi, sige, mamimili din kami. Sabi niya, regaluan kita ng pangsusuot mo. Sabi ko, okay, sige, ikaw bahala. Tapos ito yung nabili niya. Tapos ending, pagkasuot ko nito, parang ako yung may birthday. Kasi ang simple lang nung debut. Sobrang simple lang nung debut nung cup ng sister ko. Tapos ako lang yung nakakot. Mukha akong tanga. Favorite ko din to. Ayan. Ito, may storya din to. Meron akong photoshoot sa San Francisco before, sa isang magazine. Meron akong photoshoot, tapos dala to ng isang stylist doon. Tapos, nagustuhan ko na siya agad. Unang kita ko pa lang, na love at first sight ako dito. My love at first sight. Hindi, sobrang nagustuhan ko to. Kaya sabi ko doon sa ano, sabi ko doon sa stylist, bilhin ko na lang. Kasi since bago naman, as in, nakatag pa siya nung dinala niya to. Tapos sabi ko, bilhin ko na lang, pumayag naman siya. So ayun, ito na, nasaan na siya. Binili ko to nung 2018, nung nag-show ako sa San Francisco. Nakakatawa, tignan niyo guys, meron akong kimono. Oh no! Binili ko to sa Japan. So ito, binili ko to sa isang thrift shop. Alam niyo yung thrift shop? Yung parang mga second hand. Feeling ko nga, yung may-ari nito pa tayo. Kasi, sobrang luma na niya. Hindi yung lumang-luma, no? Pero ayan, alam niyo kung magkano ko lang nabili to. Siguro sa pera natin, mga 20 pesos. Ganun kamura ang ukay sa kanila. Na sa Nagoya, kasi yung pinsan ko taga doon. So, nadadala niya kami doon sa mga store na hindi masyadong pinupuntahan ng mga foreigners, ng mga tourists. So, nakakapili ka ng mga damit na mas mura. Kasi syempre, pag pang mga tourist spot, mas mahal yun. Kaya kung ako sa inyo, kung pupunta kayo ng Japan, maghanap kayo ng kamag-anak or kaibigan, dalhin kamo kayo dun sa mga hindi pinupuntahan ng mga tourist para mas mura. Kasi kahit sa Japan, mas mahal pa rin talaga kapag pinupuntahan ng mga turista. At ito! Favorite ko to! Yan! Inuloko nga ako ni MC dito lagi. Sabi niya, magikero daw ako dito. Kuyo Kills daw ako dito. Unang punta ko ng Japan. Unang show ko sa Japan. Kasama ko si Charisse. Tsaka si Rufa Making to. Nag-show kami sa Japan. Way back. Parang
2015 ata yun. 2015. Tapos meron akong pinuntahang shop. Oh, underground siya. Pababa siya yun. Tapos nakita ko to, binili ko agad. Ang ganda. Meron pa actually Bluetooth. Eh. Nanginayang ako na hindi ko binili. Kasi medyo mahal din siya. Kaya hindi ko na nabili yung isa. Binili ko to sa Bershka. Pang show ko to. Wow! Diba? Mukhang tanod lang. Pwede din. Diyan ba sa stage na? Ang ganda. Parang mga K-pop. Ah, ito! Ito mga bagong bili ko. Kabili ko lang nung New Year. Nagustuhan ko to, itong mga gantong damit, yung may mga kwedyo. Parang pang ano, madalian. Ano yun? Ayan, binili ko to sa Zara. Tapos ito din. Ayan, meron akong dark blue, tapos green. Tapos ito, ang cute nito. Tapos ito, jacket na to. Ito yung mga bago to. Ayan yung jacket. Same, di ba? Naka-red tag. Ayan, ang dami yung tignan yung mga kamarkado. Ito yung mga hindi ko mga sinusuot masyado. Diba? Eto. Gusto ko din ito. Topman to eh. Ganda nito. Classic. Suot ko nga ito ulit. So ayun mga kabarkada. This time naman, papakita ko sa inyo yung mga shoes ko. Diba? Ayan. So dito, ayan. Ito yung Jordan. Wait a minute! Ito yung Jordan. May buhok. Oh no! May Barbie! Barbie dito! Oy, hindi akin to ha! Pwede na! Defensive. Hindi akin to ha! Ayun to! Sira uli naglagay dito. Ano ba yan? Pero actually sa mga pamangkin ko to, kasi dito sila naglalaro lagi. Gusto nila dito sa kwarto ko kasi mayroon akong stash ng chocolate dito. So pang bribe ko yun sa kanila para dito sila lagi. Kasi gusto ko may mga bata dito lagi sa akin. So ayan, mayroon akong stash ng mga chocolate dyan. Yan! O, diba? Para dito sa'yo maglalaro, diba? Para sure, eto pa, meron pa dito. Eto naman yung sa pamangkin kong lalaki, diba? Defensive? Anyway, eto muna papakita ko sa inyo yung mga underwears ko. Kasi dito, eto yung katabi niya. Dito muna. Dito yung makita yung mga briefs ko. So, eto, like eto, eto yung pinaka-favorite ko eh. Kasi, kaya ko siya favorite. Kasi, ano, parang siyang walang garter. Alam niyo yun, yung parang, ano, diba? Tapos, since black siya, may igaw mag-black shirt, may igaw mag-black pants. So, parang, feeling ko mas maganda mag-black para hindi halatang naka-underwear ka. Tapos ano, maganda kasing tela nito, tsaka komportable. NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU! HAH! Bakit? Bakit butas? OH SHIT! OH SHIT! Ano ba yan? Bago lang to eh! Bakit butas ka? Alam pa ng butas at sapwet pa ha? Oh ano no! Ay nako, huwag na tayong mag-closet trade kung ano naman nakikita natin dito. Mga hindi karapat dapat. Doon tayo ulit sa mga sapatos ko. This time, ang ipapakita ko naman sa inyo yung mga sapatos ko na, ayan, collections ko. Like ito, unahin natin dito. Ito yung Jordan Lab 4 ko. Ganyan na lang ha, kasi hindi ko kayo hindi ko maibago yung angle ng camera kasi masikip po talaga. So, ito is my Jordan Lab 4. Limited edition siya. So, binid ko pa yan sa isang online shop. Tapos, parang nabili ko siya ng medyo mahal eh. Basta medyo mataas. Parang overpriced dun sa totoong price na. Kung kunyari, 20,000 lang ang totoong price nito, mas mataas ko siya nabili ng sobrang layo. Hindi ko nasabihin yung presyo. Pero ayun, sobrang mahal nito ako nakuha. At dahil sobrang gusto ko siya, kumuha rin ako ng black. Binid ko din kasi wala na siya sa market. So ang nangyari, dahil wala na siya sa market, naghanap na lang ako ng meron. Eh, ang meron na lang parang isang tao sa Amerika. Tapos ayun, binenta niya sa akin ng mas mahal. Ito yung Jordan 11 ko. Jordan 11. Tapos meron din akong Jordan 1. Actually, yung Jordan 2 ko, nabenta ko na. Binenta ko na yung, dinispose ko kasi yung iba. Meron ako, parang nakompleto ko ata siya. Eto, Jordan 1. Ayan. Ganda. Diba? Tapos, eto. Nakakatuwa to. Ano to? Air Force 1 na ginawa ko. Pwede ka mag-personalize actually sa Nike app. Pwede ka doon mag-personalize ng
shoes mo. So ako gumawa nito sa online. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo nung lockdown nung 2020, wala akong magawa. Sobrang wala akong magawa. Internet ako, browse ako ng browse. Napunta ako sa Nike's website. Ang tawag sa kanya, Nike by You. Nike by You. Kasi ipe-personalize mo siya. So ang ginawa ko, nag-personalize ako ng skin ng ano, ng snake skin. Tapos all black lang siya, para simple lang. And then pwede mo siyang lagyan ng pangalan sa likod. Nilagyan ko ng pangalan ko, Mac. So dalawa siya. Pag suot mo siya, makikita mo. Ayun, Macma. O diba, ganyan ako ka-board nung lockdown, nung unang lockdown. So meron akong Air Force na ganito, tapos meron akong Air Force na white, syempre, generic. Tapos, eto. Regalo ni MC nung birthday ko nung 2019. Tapos, meron din akong Presto na black and white. Ayan. Dati meron ako all black lang din eh. Ayun, so Presto, black. Di man paligid. Ay! Oh no! Wala kayong nakita ha. O sige, napakita ko na. Naglalagay ako nito. Oh no! Kasi maligit ako eh. So, ang ginagawa ko, nilalagay ako ng pampatangkad. Bayan, pinamak mo ko. Dapat di ko na pinakita to. Anyway, eto, isa sa mga favorites ko kasi ano lang siya, comfy lang. Nahiya ako. Alam niyo, pag maliit ka talaga, kailangan mo nun. Well, ako, para sa akin. Kasi feeling ko, sobrang liit ko. So, kailangan ko maglagay nun, diba? So, ayun, as you can see, meron pa dito sa baba mga shoes. Ito, yung Nike ko na yellow. Tapos, ayan. Tapos, parang mahiga ko sa Nike, no? Wala akong Adidas, actually. So, ayun. Eto naman, mga kamarkada. Tour ko kayo dito. So, ayun, mga kamarkada. As you can see, pag pumunta kayo dito sa park na to, meron akong mini office at the same time pantry. Wala kasi maliit nga siya. So, pinagkasya ko na lang. So, meron siyang may pantry ako, meron akong mini office kasi nagkaroon ako ng business na small business nung last year. Ano? So, ayun, nabisi lang ng konti. So, hindi ko na siya nasikaso. Tapos, syempre, andito yung mga stocks ko ng mga ano, yan, mga hindi ko iniinom yan ha. Hindi ko iniinom. As in, mga bigay lang yan eh. So, meron tayo yan. Hindi ko yan naiinom. Hindi naman ako umiinom. So, pag pumunta kayo dito sa side na to, yung mga pants ko, eto, pants. Tapos dito sa pinakababa, ito, ayun, yung pinakababa, eto, yan yung towels ko. Tapos, eto, mga bedsheets ko. Tapos, dito, eto, andito yung Bulgari na belt ko. Tapos, eto, yung isang LV na bag. Pag dito naman kayo pumunta, pag dito naman, sa part na to, ito naman yung mga wallets ko. So, ayan. Ito, bigay sa akin to, regalo lang, nung birthday ko, last 2019 ata. Sa regalo lang yan. Original naman. Kasama ko bumili. Ito, ito yung pang everyday ko na wallet. Ayan. Ayan siya. Ayan. Actually, ano lang to, yung card holder lang. Tapos ginawa ko ng wallet. Tapos, ito, yung isang ito, ito naman, parang card holder lang din siya. Pagka kunyari, gusto mo, wala ka masyadong bit-bit, eto lang, tas ayaw magdala ng cash, tapos ano lang, card lang, eto, ito lang yung dala ko. Tapos, eto yung ano, ito yung dalagyanan ko ng accessories ko. Eto din, yung wallet na pang malakasan. Yung kunyari, naka-formal ka, o kaya magta-travel ka, kasi itong wallet na to, may lalagyanan ng passport sa loob. Ang tawag dito, Monogram Eclipse ZPXL. Siyempre, ito yung mga bags ko. And dalawa lang naman yung bag ko eh. Isang backpack. Ayan. Ito naman, Makassar na Kipal 45. Ay, nakalimutan ko pakita sa inyo, di ba? Pinakita ko sa inyo itong mga to. Tapos ito may nagregalo sa akin ng bouquet ng money. Hindi ko siya binagastos. So, andyan lang. Gusto ko lang siya nakikita. Pag nagipit, gastusin natin. So, ayun mga kamarkada, isang mabilis na tour lang sa aking closet. Siyempre, andito yung mga shirts ko. Ito yung mga shirts ko, mga light shirts, light colors. Dito mga black. Tapos, dito yung mga excess. Tapos, andito yung mga underwear ko. Ayan. Tapos, ito, mga socks. Yung dito yung mga headband ko, dito din nakalagay. Eh, meron akong pang-Naruto na headband. Kaya po ako nag-headband pagka may show kasi pawisin po ako. So, kaya ako nag-headband. Tapos dito na may mga kurbata. Kurbata. Mga neckties. Mga bowties.
Tapos kapag pag winter, eto, nabili ko to. Pag pupunta ako sa isang bansa na winter, eto, sinusuot ko to. Hindi nyo. Gryffindor. Binili ko to sa Universal Studios sa Japan. Anyway, guys, thank you so much for joining me. Na-tour ko kayo ng mabilis na mabilis sa closet ko. Isang araw na naman ang ating namarkahan. Kaya naman, thank you so much for joining me. My name is Mark Mabasa. Don't forget to like, comment, subscribe, and hit the bell button. So, mga kamarkada, stay safe. God bless, because I love you!